Okay, congratulations po sa ating bagong-bago. Sinong gusto susunod na magka-Mercedes-Benz? Lahat po yan magkakatoo. Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo kung bakit? Nakatingin si Lord. Nakita niya kung sino yung mga nagtaas. Sino gustong magka-Mercedes-Benz? Mag-family package po kayo, first. Tapos, mag-corporate package po kayo. Yun po yung pinakamabilis na paraan para magkaroon ng Mercedes-Benz. And ito po ang isang patunay yung tatawagin ko. Kasi estudyante lang siya at balita ko nag-drop out na to. Malalaman niyo po kung bakit. So isa po siya sa pinaka bata na naging self-made millionaire dito sa iFern. 19 years old. So teenager. Imagine niyo anong ginagawa niyo nung 19 kayo. Holding hands while walking, no? Itong batang to, nagbibilang na ng million. And nagkaroon siya ng Rolex worth 1.2 million and Mercedes-Benz at the age of 19 years old. Anong kaibahan niya sa atin? Siya merong iFern business ngayon. Nung 19 tayo, wala tayong iFern business. Jordan Club and Elite Toy Club member, Louis Vuitton Club member, and siya ang number one, top, sa buong team niya na Team Bagwis. And now, 20 years old na siya, almost 400,000 per month ang kinikita. Kung kaya ng isang estudyante, naniniwala ako kaya rin ng isang nanay at tatay na kagaya nyo. 1.5 years doing iFern. Ngayon, field vice president na siya and konti na lang, malapit na rin siyang maging senior field vice president. So sa mga hindi pa naka-family package and corporate package, pakinggan nyo mabuti yung kwento niya. So let's all welcome, upline! May video? Pinapa-excite ko lang kayo. So panoorin po natin yung video niya. Ng Team Bagwis, upline, Matthew Santinas! Ayan, no po. So, iFerntastic morning, iFernation! Grabe, no po. So, mukhang ano po, garagara yung boses ko, no po, kasi kanina pinakikilala ko 400,000 per month daw. Ngayong buwan, ano, I want to breach, no po, my first million this month. No po. So, I do believe, naniniwala ako, no, kaya yan dito sa iFern. No, bago, late ako ngayon dumating. Bakit? No, bago ako dumating dito, no, I have 4 presentation. And then kahapon, presenter din ako dito. Bago ako dumating, I have 5 presentation. Kung di po ako speaker, kaya akong gumawa ng 10. No po, bakit? May pangarap ako. So, bago ko po simulan yung talk ko, masyado na po kayong maraming napakinggan. Tama? Masyado na kayo nalaman, no, natutunan ngayong araw. No, you spend almost half of your day. Kalahati ng araw nyo, naubos na po dito. No po? So bago natin tapusin at bago po tayo magkahiwa-hiwalay, no, may gusto lang po kong ipaintindi sa inyo. Alam ko po, naiintindihan ninyo na malinaw na na may opportunity na nasa harapan ninyo. Doon sa mga nagsalita kanina, alam ninyo na kayang baguhin ni iFern yung buhay ninyo. Ang tanong na lang, are you willing to take this opportunity? Diba? So ngayon, na po, pag-uusapan natin, bakit kailangan mong gawin si iFern? No? Para bago mo o bago ka umalis dito sa building ni iFern, eh hindi naman nasayang yung oras na in-spend mo dito sa amin. Narinig mo kanina, no, lahat ng mga nagsalita kanina, no, na-amaze ako. Lahat sila, ako po, yung unang kumbaga yung nagpakilala sa akin, constructor. Ako po, conductor. Hindi, joke lang. No po. Yun po, may negosyo. No po, maganda na yung kinikita even without iFern. Si Upline Erwin, maganda na rin yung kinikita even without iFern. Si Upline Joseph, even without iFern, 90,000 a month yung kinikita. No po, sino dito kumikita ng 100,000 a month sa employment? Sige, huwag kang mahiya. O, wala. So, doon pa lang, kailangan mo nang gawin si iFern. Kasi yung kumikita nga ng 100,000 naman, eh hindi enough para mabuhay yung seventh child.
Pero ngayon sa iFern, yung 100,000 naman pinalitan ng kalahating milyon kada buwan. Parehas naman lang po ng ginagawa. Naniniwala po, sino dito? No po, yung mga masisipag, taas kamay. No po, yung mga masisipag, taas kamay. No? Yung iba, nahihiya. Alam ko po, lahat kayo masisipag. Alam ko po, lahat kayo dedicated sa ginagawa ninyo. Pero, no po, bakit magkakaiba tayo ng resulta? No po, masipag ka naman, masipag din naman yung mga nagsalita dito sa harapan. Pero bakit mas mayaman sila sa'yo? Masipag ka naman, masipag din naman yung mga nagsalita sa harapan, bakit sila naka-Mercedes-Benz, ikaw nagko-commute. Masipag ka naman, masipag din naman yung nasa harapan, pero bakit sila napag-aaral yung anak nila sa gusto nilang gustong kurso ng mga anak nila? Ikaw pag sinabi ng anak mo, Mapa, gusto ko mag-doktor, mag-piloto, mag-abogado, ang sasabihin mo, anak, hindi ko kaya, mag-teacher ka na lang. Sinong ganon sa inyo? Magaling kayong gumawa ng bata. Pero di nyo kayang palakihin ng maayos. We all deserve better life. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo na lahat tayo deserve a better life? Pero ikaw kasi, nagiging kontento ka na kaya hindi mo nakikuha yung deserve mong buhay. You are a beautiful creation of God. No? Maganda kang creation ng Diyos, pero hinahayaan mo na makontento sa bagay na hindi ka naman dapat dyan. Merong opportunity na nasa harapan mo, nasa kamay mo, it's up to you kung iti-take mo siya. It's up to you kung gagawin mo siya. No po? Sa lahat ng mga empleyado dito, taas kamay. Taas po kamay. Mga empleyado, huwag po kayo mahiya. No po? Very good. Sa mga negosyante, taas kamay. No po? So, it's either empleyado kayo o negosyante kayo. Pero ito sasabihin ko sa inyo, ano pinagkaiba natin? Sa empleyado, ang tinatrabaho mo, hindi yung pangarap mo at pangarap ng pamilya mo. Ang tinatrabaho mo, yung pangarap ng boss mo. You are being paid to work for other people's dream. But here in iFern, we will work together to work for your dreams. We will work together to achieve your dreams. Sa employment, ang payayamanin mo yung boss mo. I'm not against with employment. Hindi ako against sa mga empleyado. Pero sasabihin ko sa iyo, kahit pumuti na pati buhok sa ilong mo, hindi ka yayaman dyan. Pag ikaw tumanda, hahanap lang yan ng kapalit mo. Tama? Pero dito sa iFern, mag-iiwan ka ng legacy. Pati pamilya mo, madadamay mo. Yung kinukwento po ni Sir Tom kanina, upline channel, pinamanahan po ng nanay niya. 1.5 fucking million pesos a month. Leverage. Diba? Ikaw, anong ipapamana mo sa anak mo? Mindset na pagiging empleyado? Ikaw, anong pamamana mo sa anak mo? Yung negosyo mo? Tinanong mo na ba yung anak mo kung gusto niya yung negosyo mo? Tumatawa si daddy, di ba? Baka hindi niya gusto. Kasi nakita niya kung gaano ka naging pangit. Sa employment, ang tinatrabaho mo, pangarap ng ibang tao. Sa traditional business na meron ka, maraming yumaman dyan sa traditional business, pero maraming pumangit. Maraming yumaman sa traditional business, marami ding namatay ng maaga. Tama? Bakit? Sa stress. Dito sa iFern, bago ka yumaman, papupugiin ka. Dito sa iFern, bago ka yumaman, pababanguhin ka. E sa traditional business, bago ka yumaman, mamamatay ka na. Tama? So, anong gusto mo? Traditional business o iFern? Dito sa, actually, January, may mga business partner akong, ano, may mga negosyo. January, February, wala silang pera. Bakit? Insurance ng permit, magbabayad ng kung anong-anong papeles, pailalim sa BIR. Tama? Dito sa iFern, isang beses ka lang mamumuhunan. Pero payayamanin, hindi lang ikaw, pati yung kaapu-apuhan. Yung traditional business mo, na po, pwedeng manain yung anak mo. Pero I guarantee, pwedeng maputol yan sa apo mo. Dito sa iFern, pwedeng manain ng anak mo.
hanggang sa second, third, fourth, fifth generation mayaman ng pamilya mo. Dito sa iFern, walang lugi. Bakit walang lugi? Tanungin niyo ako bakit. Nakita niyo yung prinesent ni Upline Joseph kanina? Products, health and wellness. May nalulugi po ba sa pagkakaroon ng magandang kalusugan? Yun yung unang ibibigay sa iyo ni iFern. Good health. After ng good health, payayamanin ka nito. Palakpakan nyo naman yan. Ikaw, ngayon, gusto mong yumaman. Kung may negosyo ka, tinatrabaho mo, masipag ka, gusto mong yumaman dyan. Pero nakakalimutan mo na yung kalusugan mo. Napapabayaan mo na yung kalusugan mo. Aalin mo yung pera kung hindi ka naman makakasama ng mga anak mo. Dito sa iFern, healthy ka na, wealthy ka pa. Palakpakan nyo naman yan. Diba? Dito sa iFern, hindi rin namin tatanungin kung ano yung pinagmulan mo. Hindi namin kailangan ng magaling. Hindi namin kailangan ng matalino. Hindi namin kailangan ng matanda ng bata. Ang kailangan namin may pangarap. So taas ang kamay ng may mga pangarap. Sumigaw yung mga may pangarap. Kung may pangarap kayo, are you willing to take this opportunity, this business para mabago yung buhay mo? Sagaw. Na po. So, yan po yung gusto kong sabihin sa inyo. Dito sa iFern, napaka-genuine. Lahat ng nakikita ninyo, totoo. Lahat ng nakikita ninyo, dito nyo may experience yung buhay na gusto nyo. Sa traditional business, ikaw lang magmamanage niyan. Ito lahat ng sinasabi ko, ha? No, matamaan ka na. Kung may negosyo ka, kung empleyado ka, mag-isip-isip ka. Tinutulungan kitang mag-decide ngayon. Sa traditional business, ikaw na namuhunan, ikaw pa magmamanage, ikaw pa magpapasweldo. Dito, kapatid, tuturuan mo yung ibang taong yumaman at pag yumaman yan, payayamanin ka rin. Palakpakan nyo naman yan. Dito sa iFern, kung ano yung kinikita mo, kayang kitain ng mga business partner mo. Sa trabaho o sa negosyo mo, yung kinikita mo, hindi mo kayang ibigay sa mga empleyado mo. Dito sa iFern, totoong may tulungan. Kagrupo ka o hindi ka kagrupo, basta iFern member ka, willing ka namin tulungan. Nakita nyo si Sir Tumanitan kanina, sinabi niya, 18 years doing iFern business. Hindi siya iniwan ng mga tao na yon. Why? Because this company is a vision-driven company. Meaning to say, meron kaming gustong maabot, payamanin kayo. No? And mga ma'am and sir, sorry, pinagagalitan kayo ng mas bata sa inyo. No? Kung naiyayabangan ka sa akin, totoo, naiyayabangan kita. Ikaw walang Rolex na 1.2 million, ako naka-Rolex. Kung akala mo sinasayang ko yung oras mo, yes. No, pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende sa pag-take mo. Mas mahal ang oras ko, ikaw naka-Sieco, ako naka-Rolex. Tama ba? So mayabangan ka na. 'Di ba? Mamaya pagtapos kong magsalita, may sasakyan ako. Ikaw pagtapos mo dito makinig, magko-commute ka traffic sa EDSA. 'Di ba? Anong gusto kong sabihin sa inyo, mga ma'am and sir? At bakit kailangan nyong gawin si iFern? May nakikita po akong bata, may nakikita akong may matanda, may nakikita akong middle age. Tama? Bakit kailangan nyong gawin si iFern? Hindi pa po huli ang lahat. Hindi ako naniniwala sa huli na ang lahat at masyado pang maaga. Kasi kung matanda ka na, pwede mong sabihin, huli na ang lahat para sa akin. Pag bata ka pa, masyado pang maaga, i-enjoy ko muna. Kapatid, kung bata ka pa at inaakala mong bata ka pa, mas masarap mag-retired ng maraming pera kaysa mag-retired ng walang pera. Kung matanda ka pa, mas kailangan mong gawin si iFern kasi dito ka yayaman ng mabilis. Kung sinayang mo na yung 20 years, 40 years mo sa employment, no, sa traditional business mo at wala namang nabago sa iyo, kapatid, kahit mag-expand ka pa ng another 10, 5 years dyan, walang mababago sa iyo. Dito sa iFern, yung nagsalita kanina, bagong Mercedes-Benz owner, no, wala pa pong 2 years. Ang laki po ng pinagbago nila. At narinig ko, may sinacrifice siya. Yung pangarap niyang position. Kapatid, kung ikaw magsasacrifice yung sinacrifice mong oras ngayon, kalahati ng araw mo, worth it yan kung iti-take mo yung opportunity na to. At magiging hindi... Sige po, tuloy niyan.
At masasayang yan kung uuwi ka nang naalala mo lang niyabangan ako ng batang pogi sa harapan. Diba? Pag yan ang naalala mo, mamamatay kang mahirap. Pag ang nakita mo opportunity at tinake mo yung chance dito, mamamatay kang mayaman. Mayaman na maipapamana, mayaman na pati pamilya mo payayamanin mo. Tama? Kaya sa lahat ng mga hindi pa member, kapatid, ano pang inaantay mo? This opportunity is very timely para sa iyo. Dapat kahapon pa. Pero ngayon, meron kang chance na magsimula. Huwag kang uuwi nang wala ka man lang bit-bit na package. Dahil pag umuwi ka nang hindi ka bumili ng package, masasagasaan ka. Tama? Pag umuwi ka nang hindi ka bumili ng package, joke lang po. Tama? Pero totoo yun. Diba? Kung di ka mamatay ng baga, mamatay ka malungkot. Diba pag di ka nag-i-burn? No? Sa lahat ng mga hindi pa member ngayon, pag hindi ka nagpa-member, no po, pag hindi mo tinake yung opportunity, kapatid, yung problema mo ngayon, problema mo last year, problema mo 2 years ago, after 5 years, yan pa din ang problema mo. Actually, may slide ako dito, di ko nagagamitin yan. Kasi ang dami nyo na pong napakinggan. No po? Ngayon, kung gagawin mo si Ipern at gagawa ka ng bago, kapatid, sa Christmas, December, panigurado ko sa iyo, December 2023 or Christmas 2023 will be the best Christmas ever para sa iyo. Ngayon pa lang, trabahuin mo na. Kung wala ka ng pangarap, kapatid, yung anak mo may pangarap. Kung wala ka ng pangarap, kapatid, yung apo mo may pangarap. And you have the ability to work for that dream. So start Ifern right now. Now na. Kung hahayaan mo na ipasok sa kaliwang tenga at ilabas sa kanang tenga lahat ng napakinggan mo, kapatid, walang saysay lahat ng mga sinasabi ko sa iyo. Kung hindi ka pa-member, magpa-member ka na ngayon. Lagi kong sinasabi sa closing ko, na po, kaya lagi silang nagpapa-member. Na po, lagi kong sinasabi na totoong totoo sa lahat ng talk ko, ang pera kayang kitain. Pero yung opportunity pinakikita ko sa iyo, pwedeng mawala at makuha ng iba at ikaw ang magiging downline niya. Ang pera kayang kitain, pero yung opportunity nawawala. Ang tanong, pababayaan mo ba ano? Ang tanong ko, natagal yun siya. Ang tanong ko ngayon sa inyo, are you willing? O willing ka bang mawala yung opportunity? O willing kang sumabay sa opportunity? Sabi natin sa battle cry kanina, pagyaman ay sigurado, Ifern at ako, apply ng mundo. Time will come, kapatid. Na last week, nandito yung mga Aprikano. Huwag mong antayin na mga foreigner yung payamanin ni Ifern kaysa sa mga Pilipino. Nakalagay ang ibig sabihin ni Ifern International Filipino para sa inyo to. Kaso, kayong mga Pilipino, gusto nyo, tayong mga Pilipino pala, gusto nyo ng easy money. Ang madaling makuha, mabilis din mawala. Tama? Dito sa Ifern, ito po ang pinakamadali sa lahat ng mahirap. So kung nahihirapan ka na ngayon, piliin mo na yung pinakamadali at si Ifern yun. Pag ikaw di ka pa nabukulan, no? Perfecto. Kaya sa lahat ng mga hindi pa member, ang dami ko nang nasabi sa iyo. Sige nga, taas yung taas ng kamay ng mga hindi pa nag-member. Kasi ang next kong papagalitan yung mga member eh. Ano po? Di pa ako tapos, 30 minutes daw ako. Taas ng kamay ng mga hindi pa member, taas kamay. Yan. Yan, ang dami ninyo. Ayan, hello po, mami, no po. So sa lahat ng mga hindi member, uulitin ko. 9-5,
28,565,332,500 or corporate account. Any account ang kunin mo, ang importante nagsimula ka para pagdating ng panahon na ang kinakausap na namin, ibang-ibat lahi, ikaw ang apply nila. Pagdating ng panahon na nagtotok na kami sa Philippine Arena, ikaw ang apply na mga taong nando doon. At the end of the day, hindi ka malulugi. Once you buy products, once you buy package, you have products to take, ginawa kang healthy, dun pa lang panalo ka na. Second na lang yung kitaan. Eh kapatid, sigurado, pag trinabaho mo, kikita ka. Kung nagawa ng 19 years old, definitely magagawa mo din. Mas marami kang experience sa akin, mas matanda ka sa akin. Mas marami kang puting buhok sa akin. Pumuti na lang buhok ko sa mga downline kong makukulit na mas matanda sa akin eh. Diba? Mas marami kang puting buhok sa akin. Diba? Mas marami kang experience sa akin. So kapatid, kung ginagawa ko po si Ivern 1.5 years pa lang, no, accumulated income ko po halos 4 million na. 1.5 years. Kapatid, sabihin ko sa'yo, kung gagawin mo si Ivern, dapat mas mabilis ka sa akin. Alam mo lang pinagkaiba ko sa'yo, kung magme-member ka, tip, huwag kang ma-pride. Magtiwala ka sa system, payayamanin ka nito. Tama yung sinabi ni Sir Tom, wala po kasi akong alam. Wala akong alam gawin kundi magbasa, mag-aral, mag-compute ng pera sa libro nung nag-aaral ako. Ngayon, natutunan kong mag-compute ng sarili kong pera. So kung ikaw, ang gusto mong i-compute sarili mong pera, pumasok ka sa iFern. Okay? Sa lahat ng mga hindi pa members, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang mag-member ka na. So sa lahat naman ng mga members na, kayo naman ang bubukulan ko ngayon. Ikaw na members na, taas po dito yung mga members na taas kamay. Wow, ang dami. Taas po dito yung mga naka-one account. Naka-one account. Yan, ang dami din. Taas po dito yung mga naka-three accounts. Ayun, meron, no po, meron. Taas po dito yung naka-7 accounts. Ay, madami. Taas po dito yung naka-family accounts. Ayan. Taas po yung mga, sige po, tingnan nyo po yung mga naka-family accounts, tayo po. Yung mga naka-family accounts, tumayo po tayo para makita nila. No? Tingnan nyo po yung mga naka-family accounts. No po. Yung mga tao na yan. No po, kunan nyo yan sila. Kunan nyo yung mga mukha nila. Na po, lalo na yung mga nandun sa dulo. Yan, tingnan nyo po, wala pong nakaupo doon. Lahat ng nandun sa dulo may Mercedes-Benz. Lahat ng nandun sa dulo, Millionaires Club member. Lahat ng nandun sa dulo, mayayaman na. Bakit? Nag-take sila ng risk. Kayong mga nakaupo, kung hindi ka pa naka-family account, sige po, puna po kayo. Na po, kayong mga nakaupo, kung hindi ka pa naka-family accounts, ano pang inaantay mo? O, sino daw po yung mga naka-corporate account? Sige po, mga naka-corporate account. May umiirit pa yung naka-corporate account. Tayo po, para makita nila. O, tingnan nyo. Lahat ng mga naka-corporate account nasa dulo. Family account nasa dulo. Sige po tayo. Ano ibig sabihin? Sa pagiging empleyado nga, namumuhunan ka. Yung kinikita mo per day, pinangpapamasahi mo, pinangbabaon mo. Di ba? Tama? So hanggang buhay ka at habang buhay na nagtatrabaho ka, everyday na pumapasok ka, araw-araw kang namumuhunan. Yung tinatrabaho mo, pinangpupuhunan mo. Tama? Makinig muna kayo, di pa ako tapos. Nanggigigil ako sa iyo eh. Di ba? Nanggigigil pa ako. Oh? Yung mga member na hindi pa naka-family account, hindi pa naka-7 account, kapatid, ano bang... Ay, nako. Nanggigigil ako sa iyo. Di ba? Antagal-tagal mo nang iPern member. Tapos alam ko yung mga hindi tumayo, yan yung mga walang kita. Alam mo bakit wala kang kita? Ha?
Kasi ang baba ng pinuunan mo. 9-5? Kaya mong ipautang yan. Kaya mong matiis mawala. 28-5? Kaya mong trabahuhin yan. Pero kung maglalabas ka ng 332,000 ngayon, kapatid, sigurado ko sa'yo, tatrabahuhin mo yan. Hindi mo ipapalugi ang 300,000, tama? Alam nyo bakit? Kung magkano ang nilabas mo, dyan nakadepende ang galawan mo. Parang ganito yan. Kung mamumunan ka ng 9-5 lang din ang kikitain mo. Kung mamumunan ka ng 28-5, 5 digits lang din ang kikitain mo. Kung mamumunan ka ng 332,500, 6 digits din ang kikitain mo. Kung mamumunan ka ng corporate account, 7 digits din ang kikitain mo. Mga kapatid, huwag po kayong maging hipokrito. Ang galawan nyo nakadepende sa ilalabas mo. Kung wala kang isasacrifice, walang papalit sa sinacrifice mo. Kung wala kang ibibigay, walang papalit sa ibibigay mo. Kung wala kang handang isuko, walang babalik na bago sa'yo. Kung member ka na at hindi ka pa kumikita ng malaki, imposibleng hindi ka kumita sa iPern, nandito kaming mga upline mo. Alam mo kung ano ang dahilan bakit hindi ka kumikita? Kasi ikaw mismo una pa lang hindi mo sinunod yung sistema. Ang sistema ni iPern magpayaman, wala pong yumaman sa 9-5. Pag lumabas ka, tingnan mo yung Jollibee, ang puhunan 40 million. Pero hindi kumikita ng 1 million per month. Dito sa iPern, mamuhunan ka ng family account, 332,500 si Upline SAC. 56 million pesos a year! 5 million per month, palakpakan nyo yan. Sa tradisyon, ang laki pa din kaibahan ni iPern. Sa traditional business, bago ka kumita ng milyon, mamumuhunan ka muna ng milyon. Dito sa iPern, simulan mo family account. Kung gagawin mo na lang din naman yung negosyo, idamay mo buong pamilya mo. Kumikita kayong buong pamilya, masaya ang buong pamilya mayaman, hindi nagkakaingitan. Tama? Kung wala kang anak, idamay mo kapatid mo. Kung wala kang kapatid, diba, idamay mo mga pinsan mo, idamay mo nanay mo, idamay mo mga kabarangay mo. Basta lahat ng mahal mo sa buhay, idamay mo. Dahil kapatid, si iFern is a family business. Hindi si iFern nagbabago ng buhay, hindi pa isa-isa. Pamilya-pamilya. Kung si iFern magbabago, o kung ikaw babaguhin ni iFern, hindi lang ikaw yung mababago, buong pamilya mo. Kung tutulong ka na lang din naman sa iba, bago ka tumulong, idamay mo pamilya mo. Kaya ngayon, kung may credit card ka, ikaskas mo na yan, magdagdag ka ng account. Dahil may promo kami today. May raffle po kami today. No? Kung naka-one account ka lang, gawin mong tatlo. Para hindi naman sayang yung punta mo dito. Pag naka-7 account ka na, gawin mong 35 accounts para hindi naman sayang yung pakikinig mo dito. Alam mo bakit hindi ka kumikita? Kasi kung anong kinuha mo, yan lang din ang gagayahin ng mga kakausapin mo. Kung kumuha ka ng 7 account, lahat ng pay-in mo, 7 account. Kung kumuha ka ng 35 accounts, kapatid, maning-mani ang 35 accounts sa mga kakausapin mo. Dito sa iPern, bakit madaling yumaman? Hindi mo na kailangan gawing komplikado. Kokopyahin mo na lang. Sino dito yung mga nangopya, taas kamay? Yung mga nakakopya na nung nag-aaral sila. Wow, dami matatalino, di kayo nangopya? Sino dito yung mga nangopya na, taas kamay? Mas madaling mangopya kaysa mag-review. Tama? Mas madaling mangopya kaysa mag-aaral. Di ba? Dito sa iPern, kaya sinasabi naman hindi kailangan matalino, kukopyahin mo lang yung nauna sa'yo.
Diba, Uncle? Sabi ko nga, sabi ni Sir, pinaalala, sa iPerg, daig ng matalinaw ang matalino. So, kung matalinaw ka, payaman ka na. Ang tanong, yung kinopya mo ba, ginaya mo? O yung cook, o yung tao bang nag-invite sa'yo, ginagaya mo? Gayahin mo sila. Ang una mong gawin, gayahin yung account na kinuha nila. Sa mga events, sumama ka, makinig ka sa upline mo. Sigurado ko, ang pagyaman mo this 2023, grabe. Hindi mo makikita gano'ng kabilis ito. Kapatid, nandito na si iFern. Taas ulit ng mga may pangarap, taas kamay. Diba? Lahat tayo may pangarap. Huling tanong, bago ko kayo pauwiin, ay hindi pala kayo uwi hanggat wala kayong bit-bit na package. Isarado ang gate. Tapo. Lagtas kayo, may mga pangarap kayo. Ito ang tanong ko. Are you willing to work for your dreams? Are you willing to work for your dreams? So ngayon, balang bumili ka na ng package. And I, thank you. Pag di kayo bumili ng package, nasasagasaan ka. Thank you po. Ayan.